kung kailangan niyo ng boarding house, may 1830 boarding house kami. Kung kailangan mo kumain, may Gram si Burger Swings and Chops kami. At kung kailangan mo ng t-shirt, may Lazada merch po ako. What's up guys? Welcome na naman dito sa aking Biyahe ni Edward YouTube channel. At ngayong araw na to ay magre-review tayo guys. Yes, mayroon tayong bagong gadgets. Ayan, ang ingay nun ah. Pasensya na kayo, wala akong mapag-review na medyo maluwang-luwang dahil yung i-review natin ngayon ay napakaigay mo. Shut up, please! Okay, by the way, siguro naririnig nyo naman ako. Ayan, nandito tayo ngayon sa along, ano to, sa Cavitex yan, sa kabila. Pero pumasok kami, medyo maluwang pala dito guys. So kung magre-review tayo, napakagandang place nito. So hindi ko napapatagalin, nandito ako ngayon. At kasama ko yung tropa kong taga PMI din. Yeehee! Kasama ko magre-review dahil ngayon, guys, meron tayong woo! Yeah! Bagong Xiaomi scooter. At bubuksan natin ngayon to, i-unbox natin. Yeah! Okay guys, this is Xiaomi M365 scooter. Makikita natin kung anong itsura. Hindi ako techie guys ha, papakita ko lang sa inyo kung ano yung alam ko. Pero hindi pala talaga akong alam. So, unbox natin to. Yee-hee! Cruise control, energy recovery, EABS, battery safety at eco mode. Nabili ko to sa MOA. Okay guys, I bought this in MOA, CyberZone. Worth of 18,999, bali 19,000 na siya. 7 days placement. Kaya gagamitin na natin ngayon para masira natin, babalik natin, di ba? At 1 year warranty service. But take note, yung motor lang yung 1 year. So kung may parts ka na masisira, sayo na yun. Woo! My God! This is it guys, this is it. Nice packaging guys. Oh my God, nasira! Nope, assemble pa pala natin to guys. Handle niya, hindi pa nabuo. Okay guys, may screw siya. Pang-assemble. Yes! Perfectly fit. Oh my God, ito yung panel niya. So smooth. And the box comes with, what is this? And nandito yata yung dalawang tires niya guys. Extra tire. Woo! And dalawang gulong. Pandito na yung inner tube niya. Oh my God, parang bike talaga eh. 8x1.5x2. Pet malu. So may spare tire na tayo ha. Okay, comes with manual. Wow, pet malu mga lodi, ang daming manual. Bubasahin ko na lang ito pag uwi. Oh my God, so, talagang maintindihan mo guys. Talagang maintindihan mo. Ayan, oh. Oh, diba, kailangan ko ng Chinese friend to translate the words and everything. Oh my God, wala malang English. Okay, may English naman pala. So later, babasahin natin yung manual. And this is it guys, this is it! The Mia scooter M365. Pet malu. Meron pa. Come here. Meron pang natira. Meron siyang kasamang ano, pang inflate tube. But extension only, wala siya yung pump. And of course, the charger. Because this is electric scooter, syempre meron siyang charger. Okay, wala na. Wala nang laman yung box. Wala na naman yung box, pero hindi natin pwedeng itapon to dahil sa warranty daw, etc. So isang taon nating ipunin to, wala sa ayos ah. Tornilyo na. Ta, nakita mo hindi nga daw yung naruwar na. Kabil lang sa diunod, katang tiunag natin yung tubo. Ay, may kabil na? Ta? Nagunay? Tadya yan. 50
15 minutes later. Kanina pa ako naghahanap ng screw, guys. Andito pala. Nakakabit pala dito. Ayan. Oh. Ayan pala eh. Plasayos ah. So smooth. Boom! Yun yung pinakamaganda dun sa lahat eh. Nagtatanggal ka ng plastic ng mga bagong gadget mo, diba? Ito pa. Siyempre, bawal magkalat, guys. Tignan nyo naman, ang daming basura dito. Guys, libre dito mag-park anywhere. Pero wag naman kayo magtapo ng basura. Grabe kayo ah. Okay guys, we have a 4 screw. And we have the tools. So provided na nila everything para mabuo na siya. Make it sure na perfect yung pagka-screw natin dahil baka sumemp lang tayo dito. Woo! Okay guys, we're good! Yung handle grip niya, napakaganda. Rubber. Ito yung accelerator niya. Ito yung panel. Hindi siya touchscreen. May isang button lang, power. Ito yung bell. Oh my G! Parang nagbebenta lang Selecta. Okay, so mayroon siyang isang brake para sa likod. So this brake siya guys. And yung stepboard niya guys, rubberized. Ito yung ano niya guys, holding mechanism niya. Ito yung lock. Then mayroon siyang double lock pa ulit. To start, meron naman siyang instruction dito eh. Press once to start the vehicle. Wow, this is a vehicle. Okay, so makikita natin yung panel niya, may tatlong lights. So parang yung factory charge niya, so hindi pa namin na-charge siya totally dahil sabi ni Kuya, drain muna daw namin. I don't think so kung tama ba yun or what, pero magtitira pa rin kami ng isa. Then press once to switch on the light when the vehicle is started. So once para sa light. Oh, come on, may lights na siya. Press one to off, press one to open, off, on. Okay, then press twice to switch the mode. Okay, ito kasi guys, may dalawang mode, yung regular mode, tsaka yung economy mode. Which is, nung nanonood ako sa YouTube, yung economy mode daw ay babagalan niya yung speed, which actually kapag save ng battery. Pero sabi ni Kuya, yung nagtitinda, hindi ko rin sure ha, wala akong idea dito. Na pag na-discharge ka daw, pag minanual mo to, na-charge siya, but very small na, very minimal na na-charge yung battery niya. Energy recovery. So yung eco mode niya, press twice. Wow, so makikita natin green means naka-indicate na eco mode na po siya. Eto ka guys, crank mo na siya bago siya mag-power yung motor. And actually may apps to guys, yun yung maganda kay Mi, yung Xiaomi. May apps lahat ng gamit nila, light, mga CCTV camera, IP camera. Meron silang ano app, ano ba yan? Let's try this one! Okay guys, pasensya naman ha. Nakakalimutan ko kasi yung helmet. Super excited kami kaya walang helmet. So, okay naman siya mag-vlog lang single arm. Tignan nyo yung throttle guys. Ah! Ganda, galay. Pero dangerous yung single arm lang guys. And napaka-dangerous din wala akong helmet. So sorry. Sa mga gagamit ng Xiaomi, mag-helmet po tayo. Nakalimutan ko lang po talaga yung helmet. So, by the way, dito lang naman po kami. Wala naman masyadong sasakyan. So, napaka-safe naman. So, sa bumpy road, wow. Medyo bumpy siya dahil wala nga siyang shock absorber. Pero okay na rin dahil may tube naman yung gulong natin. So, nakakompensate naman yung bumpy na ano natin. Pero medyo mabumpy siya dahil walang shock. Wow! Woo! Ayan na, accelerate na ako. Sorry guys, inuulit ko po. Dapat mag-helmet tayo. So yung brake niya, nag-engine brake din pala yung harapan. So hindi po ako naka-brake ngayon dahil single arm lang ako. Okay siya, grabe. Wow, pet madu. Okay, turnover naman sa isa. Para mga bata lang. Okay, ikaw naman. Oh,
Kumusta Jom? Kumusta? Ayos lang, ayos. Ayos ba? Ayos ba? Woohoo! Itetest natin ngayon yung economy mode niya at saka yung regular mode kung gaano ba kabilis. Okay guys, so ayun yung economy mode at saka regular mode. Bagal yung economy mode pero safe siya sa battery guys. Medyo mabagal nga lang siya pero ayos na, chill-chill lang na ride. Pero yung regular mode guys, grabe. Mabilis siya. Woo! So yung mark dun guys, dun ako magsisimula mag-brake at makita natin yung distance ng braking period niya. Okay guys, overall napakaganda niya guys. Yan, napakaganda. Hindi ko pa na actually na test sa uphill, pero sabi naman nila kaya naman, pero mabagal lang talaga siya kasi hindi naman siya pang uphill. Yun nga lang, walang suspension guys, medyo sa bumpy. Ingat-ingat lang, baka tayo matumba. Sabi nila 30 km daw yung kaya niyang abutin yung battery span niya. Pero overall maganda talaga siya. Super. Okay na okay, pero actually meron pang mas magandang scooter diyan, pero ito yung nakita kong napaka-afford na. Ewan ko kung meron pang mas mura. So comment niyo na lang. And yung mga accessories na ito guys, may nakita ko sa Lazada, meron din akong nakita sa Xtreme yata yun sa Facebook. Meron din group to sa Facebook, kaya makikita nyo yung mga Xiaomi users doon. Thank you for watching, mag-subscribe kayo kung hindi pa kayo nag-subscribe, at pasensya na kayo kung mahina ang pag-upload ng video ko. So, paano ba yan guys? See you on my next vlog!